this year, nag-design na talaga ako for City Mayor dito sa Nau. Na nasubukan ko na mag-executive, nasubukan ko na mag-executive. Sigurado ako na, una, mas mahusay ako sa executive position. Pangalawa, talagang passion ko yung community work. Na ito yung buod ng pagiging mayor. Hindi ka lang manager ng city, pero yung community work talaga yun yung anchor ng trabaho. Na sa Senado, iba yung skill sets na kailangan. Ngayon sa akin talaga, sigurado ako, kasi naging congresswoman na din ako doon. Sigurado ako na mas magiging mahusay ako, mas passionate ako executive work sa local government. Tingin ko magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag-mayor bilang, alam mo yun, parang bilang job on point. Tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin ko. Kung if ever na magkaroon ulit ng opportunity in the future, kailangan nakabase yun sa performance ko as mayor. Hindi dahil pinagplanuhan kung kumandidato ulit sa national. Siyempre, evolving yung mga problema, evolving yung mga issues. Nung una na kandidato yung asawa ko, walang-wala pa rin natin noon. Talagang yung battle cry noon, economic progress. Pero over the years, nakuha na natin yun. So ngayon gusto natin siguruhin na yung economic progress dito sa amin. Mas inclusive, gusto sabihin, talaga nagre-redown siya to the benefit of the least of the Nagendo. Mas sustainable, hindi napapabayaan yung environment, hindi napapabayaan yung mga social issues. Pangatlo na yung quality of life, hindi siya nasasakripisyo. Maraming mga bagay na kailangan ayusin at strengthen. Halimbawa yung Naga, nakilala siya sa people empowerment. Over the years, yung pinaka-lesson talaga, hindi ko so sabihin na nakaset up na ng mechanism, kailangan ng maging convincing. Kasi nakita namin dito na yung struggle pala para bigyan ng saysay talaga yung genuine people empowerment, continuing siya. Kailangan yung gobyerno, sinisiguro niya na yung space na binibigay niya for civil society, not just to be right, but to be an active participant sa governance, kailangan para nag-e-evolve siya over, parang sinasabayan niya yung pag-evolve ng city. Gusto natin ipakita na ang politika hindi siya masama. Gusto natin ipakita dito na ang politika can be a vehicle for good. Gusto natin mapakita na ang good governance hindi siya abstract na concept. Pero ang good governance, nagtatranslate talaga siya to better lives for our people. So,